Hello. Last time ay pinag-usapan natin tungkol sa dapat bang mag-abroad? Advisable ba? Maganda bang desisyon? Mga ibang bansa. This time, pag-usapan po natin ay ano-ano ba ang dinadanas ng isang OFW? Maligaya ba siya habang nasa ibang bansa? Masarap ba ang kanyang pamumuhay? Ano-ano ba ang hirap na dinadanas ng isang OFW? Well, depende po sa kung ano ang kanyang trabaho sa ibang bansa. Marami po yan na iba't ibang mga kategorya. Halimbawa ay pinakamarami sa construction. Meron din po sa mga medical professional, mga nurses, doctor, o mga X-ray technician, dentist, sari-sari sa construction naman, mga engineer, at marami mga skilled workers po. Sa masasabi ko bilang isang OFW, sabi nga ay it's not a walk in the park. Kasi anuman ang iyong magiging trabaho, talagang magdadanas ka ng napakalaking sakripisyo at talagang medyo mahirap mentally. Talagang bawat isa naman ang kanyang trabaho ay dadanas ng una ay yung labis na kalungkutan, yung kasabikan sa pamilya, at yung pag-aalaala mo na ano na ba nangyayari kaya sa kanila. Usually, pag nandito ka, maayos ang tulugan mo dahil puro aircon, ang iyong accommodation, ang pagkain mo ay libre at usually masasarap. Nagre-reklamo na lang sa katagalan dahil iyon at iyon pa rin ang pagkain. Pero talaga po medyo may kahirapan, lalo na po sa mga panahon na nagkakaroon kayo ng suliranin sa pamilya, lalo na kung meron kayong anak at maliliit pa, yun po ang isa sa pinaka masakit dyan. Tapos gustong-gusto mong umuwi, hindi ka basta-basta makauwi kasi pera. Yung iba, namatayan na ng magulang, namatayan ng kapatid, hindi makauwi kasi walang pera. Ay, wala naman kahit paano may pera, pero magdidesisyon na lang na padala na lang yung pera para magamit ng pamilya. Kaya mabigat. At doon naman sa mga halimbawa ay yung sa mga household ano, work like yung mga domestic helper o kung tinatawag po dito na kadama, mas mabigat po. Talaga kapag inyong makikita ay baka maluha kayo sa dinadanas po ng iba, although hindi naman lahat. Gaya po nung nakaraan lang, although siguro subject for verification nyo, na nung isang araw lang yung isang Pilipina nakatali, tinali sa puno ng dates dahil iniwan daw yung gamit sa arawan. So napakabigat. At lalo na nga kung kayo ay mayroon, yun nga, may asawa, kasi dalawa pwedeng mangyari. Pwede kang magtagumpay at pwede rin mawala sa iyo ang lahat-lahat. Kaya ika nga
napakalaking sugal ang iyong gagawin kapag ikaw ay ng ibang bayan. Although, kapag naman ikaw ay pinalad, ay talaga namang maganda rin ang magiging resulta. Makakapagpundar ka, makapagpatayo ko ng bahay, mapapag-aral mo yung anak. Ito lang ang kaligayaan mo, pero talagang mayroong isang bagay na nawala na hindi mo na maibabalik. Ay yung pagkalayo mo nga sa yung mga anak, nawala na. Wala na yung ikaw nga ay sweetness ng iyong relasyon sa iyong mga sambong pamilya. Tanging kaligayahan na lamang ng isang OFW ay yung kapag nakapagpadala siya ng sweldo, papasyado sa downtown, makakakain ng iba-ibang, sabi nga, makabili siguro ng isang perasong damit para sa kanyang sarili. Yun lang po, kaligayahan ng isang OFW. Pero pag katapos noon, balik na naman, trabaho, kwarto, trabaho, kwarto, trabaho, kwarto. But, ang isa lamang po na nakakagaan kung maayos yung malalaki yung kumpanya na pagtrabahuhan, gaya ng sa mga construction, ay trabaho, bahay, trabaho, bahay ka lang naman. So, yung katawan mo, hindi kasi pagod nung nandoon ka sa Pilipinas na pagka-uwi mo galing sa trabaho, may problema ka pa sa bahay. Marami ka pa kinakailangan gawin pag-uwi ng bahay. Siyempre nandoon ka sa sarili, di ba? So, yun lang ang naiba-iba doon. Ang mabigat dito, kapag nagkaroon ka ng sakit, kagaya nung naranasan ko po nung hindi pa gumuguho ang Saudi Oger, naranasan ko po na nilalagnat po ako sa loob ng 3 araw. Hindi halos ako makabangon, pero pinipilit ko ang mess hall, yung mess hall na tinatawag po yung aming kainan. Ilalakarin mo ng almost siguro mga 3 minutes. Medyo malaki po yung kampo. Hindi halos ako makalakad. Katanghali at tapat, pero ang labig ng pakaramdam dahil sa sobrang taas ng lagnat. Wala ka namang ibang maaasahan kasi yung mga kasama mo ay may kanya-kanyang ano yan, maghahanap buhay yan eh. Kung hindi naman siya papasok, babantayan ka ba? Kakantas na siya. So, usually talaga, walang mag-aalaga sa'yo, wala talaga. Pupunta ka ng clinic, okay, bibigyan ka ng gamot. Wala na, hindi ka naman babantayan ng nurse. Kaya talaga po may kabigatan. Tapos yung mababalitaan mo na may problema sa pamilya, may problema sa iyong anak, minsan sa inyong mismong mag-asawa. Pagka ng ibang bayan ka, kailangan talaga preparado ka sa ano't anumang mangyayari. Dapat matibay ang iyong dibdib, hindi ka basta-basta kayang papanghinaan ng loob. Kailangan mo talaga ng lakas ng loob, at siyempre unang-una na ay yung pananampalataya mo sa Diyos. Yun lang ang magiging lakas mo rito, maliban doon wala na ko ibang nakikita. Kaya pag mangingibang bansa ka, talaga dapat pag-iisipan mo mabuti. Pag-iisipan mo talaga mabuti. At gaya nga nung sinabi ko dati sa naunang video, kung meron din lang choice kung makakarawas ang pamilya, eh, hindi po praktikal na maghiwalay, iwanan ang pamilya para magtrabaho sa ibang bansa. Wala na lang talaga choice. At yun nga, kung wala na talaga choice,
Eh talaga, you must be very strong. Ngayon, dito sa Saudi, ay medyo bumihina na yung mga OFW, nababawasan na. Marami na silang mga tinatanggal dahil doon sa Saudi station na tinatawag. So, hindi na magandang pumunta rito yung mga OFW ngayon. At sabagay, depende rin sa ano nila, sa skills na ano nila, sa kanilang trabaho. Yun na lang, magiging ano. Pero talagang seryoso sila ngayon na ituloy yung tinatawag na Saudi station. Sila na yung mga Saudi national na sila na yung gagawa ng mga dapat ay ginagawa ng mga expat. So yun ang nalalagay sa balag ng alangan eh, kapag ikaw ay ng ibang bayan ay unang-una ay yung relasyon ninyo mag-asawa. Yun ang unang-unang nalalagay sa peligro, dahil siyempre ang mga tao ay mahina sa mga tukso ikang. So yun ang kinakailangan na haharapin ng isang OFW sa kanyang paglayo, sa kanyang mahal sa buhay. So again, ang aking maipapayo sa mga nag-iisip, gawin nyo yan kung wala talaga kayong choice. Pero kung nakikita nyo may paraan pa sa atin na makakaraos kayo, hindi naman mamamalimos ang inyong mga anak, kaya nyo mga i-provide, I believe, mas mabuti na sa sariling bayan magsikap. Kasi kung matyaga at masipag ka, I believe, magtatagumpay ka kaysa rin sa iiwan mo yung pamilya at susugal ka sa malayo. Lalo na sa panahon ngayon, eh, alam, hindi natin masasabi ang mga kapahamakan ay kabi-kabila. Iba talaga yung magkakasama ang buong pamilya. So, yan po muna sa ngayon. At marami pa po kami mga i-upload na video. Dahil ito na rin po ang isang naging parang libangan na rin po namin. Kung meron po kayo mga katanungan at mga suggestions na gusto nyo na pag-usapan po natin, paki-comment nyo na lang po sa baba ng video at paki-subscribe na rin po kayo para kami mayroong mga in-upload na bagong video ay kayo po ay manonotify. Okay po? Salamat po ng marami at God bless us all po.